Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Ang paksa natin ngayong umaga ay papaano natin lubos na matatanggap ang ating ipinagdarasal. Katunayan, ang kahulugan ng ating pagiging masaya o maligaya ay kapag ka nangyayari ang ating pangarap, kapag ka nangyayari ang ating ipinagdarasal. Hindi tayo maligaya kapag ka yung ating pinagdarasal ay hindi natutupad. Ngunit, pinapayuhan tayo ni Apostol Santiago at ito'y babasahin ko po sa inyo buhat sa unang kabanata ni Santiago Apostol, kabanatang isa, talatang 6 hanggang 7. Sa English po ay James chapter 1 verses 6 to 7. Sabi dito, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos. At huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Verse 7, huwag umasang tatanggap ng anuman sa Panginoon ang taong pabago-bago ng isip. At di alam ko ano ang talagang nais niya. Sa mga tweet, para po mangyari yung ating ipinagdarasal, para yung ating ipinapanalangin ay matupad, kinakailangan po, hindi po tayo pabago-bago ng isip. Halimbawa, pinagdarasal niyo, gusto niyo magkaroon ng magandang bahay. Tapos biglang sasabihin niyo, ay, si 50 mil lang ang aking pera. Hindi na mangyayari yung iyong pinagdarasal. Gawa ng kinontra mo na kagad . Pagka sinabi mo, ganito na lang yung aking pera, parang sinabi mo na hindi mo na gusto yung iyong pinagdarasal. Kaya hindi ito ngayon mangyayari. So para mangyari po yung ating ipinagdarasal ay matupad, kinakailangan yung sinasabi ni Apostol Santiago, yung tiwala sa Diyos. Kapag ka hiniling na natin sa Diyos, ipagpasalamat na natin na ito yung mangyayari. Gusto niyo pong malaman yung sikreto ng isang panalangin na natutupad? Ang sikreto po, hindi pa man dumarating yung inyong pinagdarasal, ipagpasalamat na ninyo. Ulitin ko po, makinig po kayo. Hindi pa po dumarating ang inyong pinagdarasal, ipagpasalamat na ninyo na para natanggap na ninyo yung bagay na yun. Alam po ninyo, nung ako po'y nagsimulang maglakbay sa buhay nito ng pananampalataya, nagsimula po ako 16 years old. Ito ay nung ako'y papasok sa seminaryo. Hindi pa man ako pumapasok na sa seminaryo, pinagdarasal ko na kagad salamat Panginoon, napasok ako sa seminaryo, salamat po Panginoon, at may tutulong na sa akin magpapaaral, salamat po Panginoon, no? At ako ay magiging pare. Yung kagad, no? Hindi pa man nangyayari, pinagpapasalamat ko na ba na parang nangyari na. Kaya kung gusto ninyo na mangyari ang inyong panalangin, huwag po tayo magre-reklamo. May darating na pagsubok upang tingnan kung tuwid pa rin yung ating pinagdarasal. May darating na pagsubok para malaman kung gusto mo talaga yung iyong pinagdarasal. Ano ang sabi ng Panginoon? Maging kaya kayo ng bata. Sapagkat sa mga katulad nila nagahari ang Diyos. Ano ang meron ng bata? Ang bata ay mayroong simple trust. Ang bata ay mayroong simplicity of heart. Na kapag hiniling niya sa kanyang mommy o sa kanyang daddy ang isang bagay, alam niyang matutupad yun dahil may tiwala siya. Kaso sa atin po mga nagkakaedad, no? Pasintabi na po. Tayo masyadong pabago-bago ng isip . Para tayong alon sa dagat. Yung ating panalangin ni urong sulong. Kapag ka urong sulong yung ating panalangin, hindi nga mangyayari yun dahil pabago-bago tayo ng isip. Kaya kapag ka nagdasal tayo, ano sabi ni San Pablo sa mga taga-Kolosas? Magpasalamat kayong lagi. At kahit kay Apostol Santiago, ano sabi? Idalangin nyo ang lahat ng bagay na may panalangin pa sa salamat. Yun po ang sikreto.
Kaya kung gusto niyo na mangyari matupad ang inyong pagdarasal, appreciate. There's one thing that is what is needed, appreciate. Ipagpasalamat na natin sa Panginoon yung ating pinagdarasal na parang nangyari. Kaya sa araw nito, ang aking pong kahilingan, no, may all your dreams and your wishes come true. Give thanks. That's the secret. Amen.